Haru. Haru guys. Ipakikita ko lang sa inyo guys kung paano nililinis ang isda dito. Para magugustuhan nilang ano to, yung lasa. Kung paano linisin ang isda. Kasi itong mga Arabo na to, pag nag-ano, nagluto ng isda, kulang na lang i-Clorox yan. Para lang hindi nila malalasahan yung lasa ng isda. Kaya pakita ko sa inyo guys ha. Ito guys yung isda oh. Merong ano diba? Ito yung mga dugo-dugo dito. Kailangan yan guys binabrush. Para walang itim-itim. Ayaw nila yung makitang merong ganyan. Hindi nila kakainin. Kung yung karne nga guys eh, pag nagluto, pakukuluan. Pakukuluan, tapos itatapon yung tubig, yung sabaw. Tasabawan ulit, pakulan ulit. Yan, linis na oh. Tapos hinahati ko pa to. Kapal kasi eh. Pang prito to guys. Prito lang naman ano dito eh. Kailangan dito super linis talaga yung paglinis ng isda. Kailangan walang mga dugo-dugo na yan. Yung manok naman eh, todo ano rin yan. Kapag magluluto ng manok, halimbawa, ngayong araw, manok yung gusto nila, kailangan kagabi pa lang or kahapon pa lang nakamarinig na yan. Abay, matigas. Huwag ko na nga tanggalin ang ulo. Masyado kasi guys makapal kaya inano ko na hati ko. Tsaka guys dito bihira lang mag-ulam ng isda. Kasi daw seafoods daw to, nakakahiblad daw sabi ng amo ko. Sabi ko nga sa kanya sa Pilipinas nga eh. Isda umaga, ay almusan tanghali, hapunan, puro isda. Bihira nga magkarne eh. Pag mga pagkain daw na galing sa dagat, nakakahiblad daw, sabi niya. Diba ang krimis-linis? Ano yan ang gusto nila? Puting-puti. Puri itong ulo. Ayaw nakanggal eh. Tapos guys, mukhang kong babae,
kapag nag-ano ako nito mapakarne, mapaisda o kahit na anay frozen. Ayaw niya yung imamarinate ko na siya na malamig pa. Kasi daw ice pa daw. Hindi na, wala ng ice. As in, wala ng ice. Pero sabi niya, hindi pa daw pwede pagka ganun. Kasi nag-a-ice pa daw yun. Habang malamig pa. Sabi niya naman ko. Taram! Hindi lang ha. Kasi may ilalagay ko dyan. Lagyan ko yun ng lemon. Kasi tapos yung spices. Lemon guys. Para mawala yung lansa niya. Ulam namin tatlo to guys. Dalawang piraso sa amo kong lalaki, isa sa babae, isa sa akin. Sarap na sarap yung dalawang yan kapag ganito ang ulam. Kasi bihira lang. Once every 2 weeks lang. O minsan nga, wala nga eh, kasi bihira naman. Bihira silang bumili ng isda. Mahal kasi ang isda. Tapos asin. Mamaya pa to bandang ano, no oras pa lang ngayon. Mamaya pa to iluluto na mga alas 4. Tsaka hindi lang yan guys, may lalagyan pa ako dyan. Spices. Tapos huhugasan niyan bago ano, bago iluto. Huhugasan, tapos i-dip siya sa ano, sa harina bago i-fry ko. Kala niyo ba, napaka-arte ng mga to sa pagluluto ng pagkain. Lalo na mo kung babae, hindi yan basta-basta kakain niya. Minsan, itsura pa lang, iaayawanan niya. Thank you.
Kahit gawin mo na ang lahat, kulang pa rin. Ito yung spices guys. So, minix-mix ko na to. Iba-iba to. Wala kasi ako nung ibang ano eh. Spices. Uy, bakit ganun? Nabuhos. Natsing tuloy ako. Tapos bago naman lutuin ito guys, tatanggalin ito, uhugasan. Kaya lang nilalagyan ng ganito para maano, mawala yung lansa. Ganito talaga sa kanila guys. Lalo na pag dun sa matanda, sa nanay ng amo ko, Diyos mio. Kaya dami-daming ano, pinupuno talaga yan. Hindi ko ano-ano nilalagay. Yan, pagkatas nito ilalagay ko sa ref. Kasi mamaya hapon pa naman siya lulutuin. Dagdagan ko ng asin. Kailangan masipsip yung lasa ng asin. Okay. Pagka ilulutuin ako, maalala ko pa kasi madalas pag nagluluto ako, sasabihin ko sa sarili ko na i-video ko pagkatapos pag ihahain ko na. Pero hindi ko na-video yan guys kasi yung mga amo ko kailangan umuusok pa na ihahain mo sa kanila. So kailangan pag sandok mo, diretso, dali mo na agad usara kanila. Tapos yung amo ko mabae, sasabihin pa niya na malamig na! Malamig kong hinain mo. Wala bang mainit doon? Sasando ka ulit para lang sa kanya. Ayan guys. Tapos lalagay ko muna sa ref kasi mahaba pa yung oras. Okay guys? Mamaya ulit. Video ko ulit mamaya pag inuluto na. Yun ay kung maalala ko pa. Kasi lagi akong nagmamadali kapag ka ganun eh. Yung kakain na sila. Okay, maraming salamat. Babush.